Sabi ko sa inyo next video, medyo ano kasi, late na ako nakatulog, mag-aalas stress na ako nakatulog. Yun o. Natin ito uumpisahan. Kagabi na ata yung pinakamagandang nangyari sa akin sa paglalaro ng basketball. Pumasok kami ng championship. Okay. Hindi man kami nanalo kagabi, naka-score ako ng 21 points. Pero kagabi, nangyari yung pinakamagandang nangyari sa akin sa paglalaro ko ng basketball. Hindi ko alam eh. Pag tumihira akong ganun, pumapasok, parang inihigop nung ring yung bola. Pero, yan, shoutout sa inyo, lalo na sa mga ka-team ko sa Team Bukid. Shoutout sa inyo, yan, eto, Team Bukid guys. Ang baho pa. Basang-basa ng pawis ko kagabi. Yan, Team Bukid, shoutout sa inyo. Dahil sa inyo, napalabas niyo yung laro ko. Nagtiwala kayo sa akin. Yan, maraming salamat sa inyo. Kasi nakakatuwa dahil sa team namin. Pukunti lang kami ron. Una, madami kami. Tapos, naging 10. Tapos, naging 8. Naging may laro kami na 7 lang kami. Pero nakarating kami hanggang championship. Shoutout sa inyo mga idol. Kagabi talaga yung nangyari sa akin eh, 21 points. Hindi naman sa ano. Gusto ko lang i-share kasi first time natin makapuntos ng ganong kalaki sa isang game sa may liga pa. Yan. Palagi akong naglalaro ng basketball. Lagi ko lang nai-score 6, 4, pinakamataas na yung 12, 14. Yan. Kagabi pare. Kada. Kada ganun ko pare. Kobe! Pasok pare. Ewan ko ba, na parang sinaniba na tao kagabi ng ano, basketball player. Hindi ko nga alam kung ako ba yun eh, pag-uwi ko ng bahay. Diba, sabi ko sa inyo, luluwas tayo at pupunta tayo sa may tamihan. Pare, change ano na naman tayo. Kailangan nating bumili ng mga pellet gun na naman, guys. Ang dami nating order na naman, pare. Nasa 30 plus na tayong bibiling ko ngayon. Yan, so tara, unahin ko muna yon. Tapos hindi ko alam kung mauuna ko to i-upload o uunahin kong i-upload yung Tamiya dahil yun yung gusto nyong makita at yun na yung request yun. Dami nyo ng request eh. Pero okay, sige guys, samahan nyo muna ako at ang haba na nitong intro ko. Kita-kits tayo. Tara, let's go. Alis na tayo guys. Talaga natutuwa ako kagabi par. Yung mall na yan, napasok na natin yan. Yan, napasok na din natin yan. Yung may papasok dyan, papuntang 168 tsaka 999. Pero etong building na yan. Yan, etong Dragon 8. Hindi pa natin napapasok yan doon. Oo, hindi pa natin napapasok yan. Kaya yan yung pupuntahan natin. A few moments later. Welcome sa pinakamasayang game center na napuntahan natin. Dito sa may JS Animation. Yan. Napaka-energetic po ng ano na to. Ang ganda ng vibes. Talagang napakasaya rito guys. Punta na lang kayo. Yan. Daig pa na ito. Quantum. At hindi pa ito sa Quantum guys. Nandito yung mga hindi nila gumagana na mga machine. Yan. Ito na ata yung pinakamalungkot na game center na napuntaan ko. Yung basketballan. Hindi gumagana boy. Pero ito gumagana pa naman. Kahit pa paano, medyo naka-tape-tape na nga lang. Ayan. Ito, may mga laruan pa sa loob kasi hindi naman gumagana rin. So, wala ako nakitang tindahan ng laruan dito sa loob. Puro tindahan ng mga pangkasal, tsaka mga gawaan ng cellphone, tindahan ng mga casing ng cellphone, palagahin ng tempered glass, pero mga laruan. Wala, bukod doon sa nakita natin na sobrang ganda na Quantum. Yan. So tara, sa ibang building naman tayo boy. So sa patuloy kong pag-iikot dito sa may Divisoria, may nakita akong tindahan na ngayon ko lang napuntahan. Sabi ko sa inyo, napakalaki ng Divisoria at hindi pa rin natin nalilibot talaga lahat. Eto may mga bootleg toys dito. Etong marine ship na to guys, yung original neto nasa 1,000 pesos. Pero dito 320 lang. At meron din silang mga Gundam dito guys. At yung mga presyo nila talagang mura lang din talaga. Ito yung magkano yung gando? Ano mas kibitang? 130. Pwede na ito, 130.
At kung nagtataka ka kung bakit mura yung mga laruan dito, ito yung mga bootleg guys, yung replica kung tawagin. Kaya mura natin silang mabibili sa mga ganitong klase ng tindahan. Okay, sige, tignan pa natin yung mga ibang laruan dito. Ito, 3-in-1, no? 400 pesos lang, tapos may tatlong klase ka na ng action figure ni Ace. Tapos meron pa rito, ito, 6-in-1, 450. Sa One Piece character pa din to. Tapos ito, may Super Mario dito, guys. Ito, tulad nito, 5-in-1, 500 pesos. At bukod dyan, may makikita pa tayo ditong iba't ibang klase ng anime figure. Tapos ito, meron pang Wolverine, 1-4. Ito yung mga hot toys guys, pero mabibili natin to sa mas mura pa, 1,500. Yan, may Captain America, 1,500 lang din ata to. Tapos ito, may Captain Marvel, 1-2. May mga Iron Man sa likod, yan, 1-7. Ito siguro isang grupo na to, tagwa 1-7 to guys, yan. Ang kinagandahan talaga ng bootleg sa original, mas mura natin silang mabibili. Pero kung maselan ka at gusto mo talaga ng original at may pambili ka naman, doon ka na sa original. Iba pa rin kasi pag original, quality, iba yung pagkakagawa, solid talaga. Tsaka yung kulay ng original, nagtatagal. Ewan ko lang sa bootleg kasi ang bootleg, ang pansin ko, medyo pagtagal, kumukupas yung kulay nila. Pero talaga, tignan nyo naman, ang mura, 950, 450. Tapos etong One Piece na to, eto si Luffy, meron ako nito sa bahay. Ang presyo nito nasa 950, pero dito mabibili natin ng 350 pesos. So ikaw, kung papipiliin ka, tapos may budget ka naman, anong gusto mong bilhin? Yung bootleg o yung original? So i-comment nyo lang dyan sa baba at babasahin natin lahat yan. Tapos ngayon, maghahanap lang ako ng pwede nating bilhin para ikukumpara natin sa original toy sa meron tayo sa bahay, tapos dito sa mga bootleg na to. So pipili lang ako, siguro din tayo sa Gundam. Ito na lang. Teka, teka. Ito yung hangin. Oh. Ini pa dyan eh. Eh, palutangin mo nga, Teg, para lumulutang. Oh. 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 Oh, ha? Oh, ha? Oh, ha? Uy, may nangyadagang hangin eh. Tsaka isa na ito, Teg. Galing. Galing oh. Oh. Yan, bili ako niyan isa. Red, pink. Ayan, tatlong kulay, blue. Ayan, yung tatlong kulay na yan. Pink. Oo, lahat. Yung tatlong kulay na yan. Woo! So, meron tayo ditong box, kung makikita nyo. Ayan, bubuksan na natin to. So, ay, andyan ko pala kayo. Siyempre, dito kayo sa malapit. Para makita nyo. Ah! Oh, yun o, wasa ko. So, ayan. Yo! Yun naman! Tignan nyo naman, nakabili tayo dito, another sale, 750, tapos sale pa yan, mas mababa pa nating nabili. Nakabili tayo ng Fortnite, yung SPL Fortnite. Ayan, maganda rito, meron siyang ganito, yung silencer. Ayan, bumili tayo nito, pero maganda rito, the battery. Tsaka ang ganda, nakita nyo naman kanina. So ito, ang pinakamurang Gundam na nabili natin. 130 pesos na Gundam Lightning Warrior. Tapos meron pa tayo ditong nabili na isa pa. Nasaan na yon? Yon! Fidget spinner! Spinner guys! Dati mahal tong mga gantong klase ng spinner. Yan, siguro mga nasa 300 to 350 pesos yung gantong spinner. Ngayon, dahil sa hindi naman na ganung kauso yung spinner, laos na, nakasale na sila. 150 ko na lang to nabili. Tignan nyo naman, napakaganda ng spinner na yan guys. O may gear yan, habang umiikot, pwede rin paikutin yung gear. Ganda, no? May kasama pa yung pang-adjust. So, ito yung itsura ng original, guys, no? Tapos, ito yung nabili natin kanina sa May Divisoria. Pare, patul-patul na din to. Maganda din. Isa natin. Ano amoy? Amoy goma. Yun o, oh, diba sabi ko sa inyo mabilis lang eh. Ayan, pagdudugtong-dugtongin na lang natin. Ayan, kung makikita nyo, okay naman siya, maganda. Sulit na sa 130. Pero kung ipagkukumpara natin siya dito sa original, sa material sa ginamit, malalaman mo, ayan, talagang matibay yung original kaysa dito sa bootleg. Kasi may kanipisan yung bootleg eh. Tsaka yung pagkakagawa talaga, hindi ganun kapulido. Hindi katulad dito sa original na Gundam, talagang pulido yung pagkakagawa niya. Hanggang doon sa maliliit na parts. Tsaka ito, kita nyo naman, di ba? Sa kulay pa lang. Dito sa box, ang kulay talaga niya is white. Yan, ito yung mga part na yan sa ulo. Tapos dito, kung makikita nyo, ang kulay niya, parang ano siya, wala siyang white eh.
Parang super light blue yan, oh, nakita nyo. Light blue, super light blue. Tapos pagdating naman sa mga joints, yan sa kabitan ng mga braso, ng paa. So importante yun kasi dito medyo hindi siya ganun kaayos. Yan, sa mga kabitan ng kamay, paa, nahirapan akong ilagay. So yan, kaya nga ganito yung hawak ko sa kanyo. Kaya ingat na ingat ako. Kasi natatanggal agad tulad nito yung paa niya dito. Yan, oh, natanggal to kanina. Talagang pasok sa budget mo. Kung gusto mo magkaroon ng gantong laruan, yan, pwede na, pwede na kung tutusin. Pero kung maselan ka at gusto mo talaga ng maganda, yan, kung maselan ka, etong original na bilhin mo. Kasi sulit naman talaga itong original. Kahit may kamahalan din talaga, pero talagang sulit yung binayad mo. Kasi makikita nyo naman, pulidong pulido yung pagkakagawa dito. Kahit sa mga pinaka small details nito, yan, detalyado. Yan, siguro ano lang ako dito, 6 out of 10. So, alam nyo na, nasabi ko na kanina. So, sulit din naman, 130 guys. 130, may enjoy mo na kung mahilig ka magbuo ng mga Gundam at talagang ang budget eh, pang ganito muna. So, why not, diba? Oh, ayan, natanggal yung paa. So, pwede na talaga kung tutusin. At kung nagkaroon ka naman ng budget at kaya mo na yung mga original na Gundam katulad nito. Pero pang samantala, kung ang budget mo ay mga pang ganito muna, pwedeng pwede kang maglaro. Walang ahad lang sa'yo kahit ang pera mo 130, may mabibili ka ng ganito klase ng Gundam. So, yun lang guys. So, okay, sige, tara na, let's go. Bye-bye. Yeah, kita-kits tayo next video. Maraming salamat sa pagsama. Let's go!